Buti naman nakipagkita ka na sa akin, wika ni Arjo kay Celeste, ilang araw na ba ang nagdaan, miss na kita, mababaliw na ako sa pangungulila sayo, niyakap niya si Celeste at hinalikan sa lobby. Kung kailan naman alam na ni Inigo ang tungkol sa relasyon natin, saka naman naging ganito ang sitwasyon. Halos hindi na tayo magkita. Celeste said, you need to understand, Arjo, mabuti nga nakarating pa ako rito. Kung hindi pa kita pinilit, hindi ka papupunta, dismayadong wika ni Arjo. Please don't start, I don't want an argument, tugon ni Celeste. Right, nakangiti ng wika ni Arjo, he snaked his arms around her neck, he was about to kiss her pero umiwas si Celeste. Hindi ako pwedeng magtagal dito, Arjo. Baka mapansin ni Inigo na nawawala ako. May magagawa ba siya kapag nalaman niyang nagkita tayo? Wala naman, di ba? Sa bandang huli, iiwan mo pa rin naman siya at magsasama na tayo, dapat sinasanay na niya ang sarili niya na ako ang kasama mo. We are still married, Arjo, bear that in your mind, sabi ni Celeste, binitawan siya ni Arjo, biglang nagdilim ang rehestro ng mukha nito, why all of a sudden may pakialam ka na sa kasal ninyo, Anito? Samantalang kailan lang, hahamakin mo ang lahat makita lang ako. Wala kang pakialam sa kahit na ano. Bakit, Celeste? What happened? May nagbago ba? Ganun pa rin ba ang plano natin? Celeste looked away, hindi niya masalubong ang mata ni Arjo. May balak ka pa bang iwan ang Inigo na yon? Huwag mong sabihin nagbago na ang isip mo, dugtong pa ni Arjo. Nagtiim ang bagang ni Celeste. Walang nagbabago sa plano, Arjo. Magdi-divorce kami ni Inigo, at kalaunan ay magpapakasal tayo, huwag mo lang akong i-pressure dahil nahihirapan ako, tugon niya. Naging mabuting asawa sa akin si Inigo. Sa totoo lang, wala na nga akong karapatan na humiling sa kanya ng kahit na ano, dahil ginamit ko siya at niloko. The least that I can do, is heed his request na huwag muna akong makipagkita sa iyo habang kasal pa kami. I just want to be true with my promise to him. Kahit iyon lang. Nilapitan niya si Arjo at hinaplos ang mukha nito. Bahagyang kumalma si Arjo. She made him look at her. We'll be together, okay. I will leave Inigo no matter what happened. At magpapakasal tayo. Magkakaroon tayo ng sariling pamilya. I promise. Just trust me for now. I need you to trust me. Matagal siyang tinitigo ni Arjo, she kissed his lips to seal her promise, I'm yours, just yours. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon ay nagpaalam na si Celeste na uuwi. Good morning, bati ni Regina kay Inigo pagkapasok niya. Naiilang siya at nararamdaman din niya ang bahagyang pagkailang sa kanya ni Inigo. Good morning, Regina, tugon ni Inigo. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Actually, hindi. Halos madaling araw na rin akong nakatulog. Pero mayroon naman akong sapat na energy para sa maghapong trabaho, tugon ng dalaga. May plano ba tayo ngayong araw? Tanong niya kahit nahihiya siya. Wala kasi siyang maisip na mapag-uusapan nilang dalawa. Pa-awkward lang ng pa-awkward ang pakiramdam sa kanilang pagitan. Wala muna siguro. I'll just tell you kung Miro na, tugon ni Inigo. May ipapagawa na lang ako sa iyo. Yes, ano iyon? Ipagtimpla mo ako ng kape. Tumaas ang mga kilay ni Regina. Hindi ka nagkape bago ka umalis ng bahay ninyo. No, gusto kong matikman ang kape mo, sagot ni Inigo. Regina smiled. Sure ka, ha? Baka kapag natikman mo ang kape ko, hanap-hanapin mo. Eh di mabuti, ikaw na ang magtitimpla para sa akin palagi, ngumiti rin si Inigo. Hurry up, I'm excited to taste it. Nagmamadaling lumabas si Regina ng office ni Inigo. Abot hanggang magkabilang tainga ang kanyang ngiti. Para siyang batang excited na mabigyan ng candy. As usual, nakasalubong niya na naman sa may pinto ang chismosang si Isay. Magpapatikim talaga siya kay Sir Inigo, pahaging nito. Nilingon ito ni Regina nang may matalim na tingin. Nang kape, magpapatikim ka talaga ng kape kay Sir Inigo, sarkastikong paglilinaw nito. Galingan mo, Regina, sarapan mo para hanap-hanapin ka, kagaya ng sabi mo. Pinalagpas lang iyon ni Regina. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Landi, mahinang wika ni Isay, ngunit hindi iyon nakatakas sa pandinig ni Regina, ngunit muli ay binaliwala niya iyon. Wala pang 8 minutes ay nakabalik na si Regina sa office ni Inigo dala ang tinimpla niyang kape. Heto na, excited niyang wika at saka inilapag ang tasa sa harap ni Inigo. Inamoy iyon ni Inigo. Ang bango, amoy kape, biro nito.
Tikom ang bibig na napangiti si Regina. Matikman nga ng mahusgahan. Legit ang kaba ni Regina dahil sa kape. Hindi siya kumurap habang minamasdan ang unang higup ni Inigo. Kinakabahan siya at baka ma-disappoint ito sa kanyang timpla. Hum, tumatain gong wika ni Inigo. Masarap ha, mukhang hahanap-hanapin ko nga. Nakahinga ng maluwag si Regina at napangiti. Simula ngayon, ikaw na ang magtitimpla ng kape ko araw-araw. No problem, tugon ng dalaga. Tumikim siya. By the way, uuwi na ako sa amin mamaya. Napahinto sa paghigop ng kape si Inigo. Are you sure na magiging okay ka lang? Pwede kitang ihatid. Mas magagalit si mama kapag nakita ka niya. Ako na ang bahala. Kaya ko ito. She raised her hand and did an, Asia. She cleared her throat. Kumusta ka naman? Ano ang nangyari pag uwi mo kagabi? Bum antong hininga si Inigo. Hindi ko alam kung nagsiselo si Celeste o ano, kasi, ang dami niyang tanong. She asked me who I was with and where I went. Mukha siyang galit kasi kagabi lang ako na late na umuwi ng ganon. Regina smiled, ngunit may bahagyang piga sa kanyang puso. Mukhang hindi pa nga tayo mangangalahati sa plano, babalik na kaagad sa iyo si Ma'am Celeste. I hope so, wika ni Inigo. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Regina. Umaasa pa nga si Inigo na hindi ito tuluyang iiwan ng asawa. Pero iyon naman ang mas tama at mas maigi. Imbes na maghiwalay, dapat sinusubukan muna ang lahat para masave ang marriage ng dalawang tao. At umuwi ka pa, galit na wika ni Aling Maming pagkapasok na pagkapasok ni Regina sa kanilang bahay. Sa kabila niyon ay nagmano pa rin ang dalaga sa kanya. Ano ho ang hapunan natin, Mama? Tanong ni Regina. Hindi ka umuwi kahapon, at buong maghapon kang wala, tapos iyan lang ang sasabihin mo, walang ulam. Naiiling na natawa si Aling Maming. Pasalamat ka, Regina, at matanda ka na. Hindi na kita pwedeng sabunutan at ilang paso sa sahig. Hindi na kita pwedeng kalbuhin. Nagpamiwang ito. Ano ba talaga ang pinaggagawa mo, ha? Tiningnan lang siya ni Regina. Hindi ito umimik. Huwag na huwag kang gagawa ng katangahan. At kung ginagawa mo na iyan ngayon, itigil mo na habang maaga pa. Habang kaya mo pang umahan sa Lumunoy kung saan ka kusang tumalon, payo ni Aling Maming. Huminga siya ng malalim at ikanalma ang sarili. Nilapitan niya ang anak at niyakap ito. Nag-iisang anak lang kita, Regina, ikaw lang ang mayroon ako. Mahal na mahal kita, kaya sinasabi ko itong lahat sa iyo dahil ayaw kitang mapahamak, naiintindihan mo ba? Niyugyug niya ang balikat ng anak. Nanatiling nakatitig sa kanya si Regina. Ma, mahal ko si Inigo, wika ng dalaga. Muling napabuntong hininga si Aling Maming. Huwag kayong mag-alala, Ma, hindi ako magiging kagaya ng babaeng Samira sa pamilya natin at kumuha kay Papa sa atin. Hindi ako ganun, Mama. Nangilid ang kanyang luha. Kung may ginagawa man ako ngayon, may dahilan iyon, hindi lang dahil sa may gusto akong sirain. Kabaliktaran, Mama, may gusto akong ayusin. Sana, magtiwala kayo sa akin. Napayuko si Aling Maming. Nakaramdam siya ng pagkakonsensya sa mga sinabi niya sa kanyang anak. Tanga ho marahil ako, pero, sino ba ang hindi nagpapakatanga para sa pag-ibig? Wika pa ni Regina. Pero deserve naman ni Inigo ang pag-ibig at pagpapakatanga ko. Mabuti siyang tao, mabuti siyang asawa. Alam ko ho, sa bandang huli, worth it itong lahat. Ngumiti siya, kaya, huwag na ho kayong mag-alala sa akin, Mama. Okay lang ako. Pero nasasaktan ka, wika ni Aling Maming. Bum antong hininga si Regina. Parte naman ito ng pagmamahal. Hindi mo naman masasabing totoong pagmamahal ang nararamdaman mo kung hindi ka masasaktan. Muli siyang ngumiti, hayaan na ninyo, Mama. Isipin na lang ninyo na may sakit ako. Isang araw, gagaling din ako. Baka isang araw, mauntog na ako at hindi ko na mahal si Inigo, kahit na alam kong imposible iyon. Niyakap niya ang ina, salamat sa mga pangaral mo, Mama. Hindi man halata, nakikinig ako. Hindi ko binabaliwala ang mga sinasabi mo. Pero sabi nga ninyo, matanda na ako. Alam ko na ang ginagawa ko, at handa na ako sa magiging resulta sa lahat ng mga desisyong ginagawa ko. Ikinulong ni Aling Maming ang mukha ng kanyang anak sa mga palad niya. Ang palad ni Inigo, may isang katulad mo na nagmamahal sa kanya. Kung alam lang niya, hindi na ho niya kailangang malaman, Mama. Hindi ko ho yata kaya kapag nalaman niya. Sapat na sa akin na nakikita ko siya at nakakasama. Na natutulungan ko siya sa paraang kaya ko.
hindi naman kailangang may sukli kapag nagmahal ka. Muling niyakap ni Aling Maming ang anak. Napakabusilak talaga ng puso nito. Wala siyang ibang mahiling sa Diyos kundi isang araw ay makakilala si Regina ng isang lalaki na kagaya ni Inigo, ngunit iyong malaya pa. Lingid sa kaalaman ng mag-ina, naruroon si Inigo sa likod ng pinto at narinig ang lahat ng kanilang pag-uusap. Sinundan niya si Regina sapagkat nag-aalala siyang baka kagalitin ito ng ina dahil sa kanya. Iyon pala, iba ang kanyang maririnig, at iyon ay ang lihim na pag-ibig sa kanya ni Regina na ngayon ay lantad na. What kind of fool is he? Hindi niya man lang naisip na may nararamdaman para sa kanya si Regina. Oo nga naman, sinong babae ang papayag maging kabit? Sinong babae ang papayag na masira ang reputasyon sa ngalan lang ng pagtulong? Mahal siya ni Regina. Tahimik na umalis si Inigo. Ayaw niyang maabyutan at makita siya ni Regina. Siguradong may ilang ito sa kanya. Ayaw niyang maramdaman iyon ng dalaga. Hindi niya alam ang mararamdaman. Hindi naman siya nadismaya kay Regina. Hindi siya galit sa pagpapanggap nito na pagkakaibigan lang ang hangarin nito para sa kanya. But her intentions are pure. He appreciates it. Mahal siya ni Regina, pero hindi ito kailanman nag-take advantage. She genuinely loves him dahil ang nais lang nito ay tulungan siya at maging masaya. Siya ang dismayado sa kanyang sarili. He's breaking her heart unknowingly. Regina is a special girl who deserves genuine love. Napabuntong hininga siya. Ano ba ang kanyang gagawin? What's this, kuya? Ibinagsak ni Exkill ang newspaper sa lamesang nasa harap ng kanyang nakatatandang kapatid. Sinulyapan iyon ni Inigo. Nasa front page lang naman siya ng pinakakilala at pinagkakatiwala ang dyaryo sa bansa. Picture niya iyon kasama ng isang babaeng hinihinalang mistress niya. Binasa niya ang laman ng report. Wala siyang nabasang pangalan ni Regina. Hindi pa alam ng mga tao na ito ang babaeng kasama niya. Answer me, kuya, sino ang babaeng iyan? Mas agresibo pang wika ni Exkill. Kliyente lang siya. Nothing to be bothered about, matabang na tugon ni Inigo. Kliyente. Napangiti si Exkill na hindi makapaniwala. Kliyente, pero nakita kang nakikipag-date. Nag-dinner lang kami. Nagtanong-tanong ako sa hotel, dahil ang balita ko nagdala karoon ng babae. At iyang babaeng nasa dyaryo ang babaeng iyon. I asked the employees there, but no one wants to say a word. They were all mum. Hindi umimik si Inigo. May mistress ka ba, kuya? Is that woman your mistress? Tanong ni Exkill. Lalo niyang ikinakainis ang tila kawalang pakialam ng kanyang nakatatandang kapatid sa pagkomprante niya rito. Tiningnan siya ni Inigo ng derecho sa kanyang mga mata. It's none of your business, tugon nito. Napahinga ng marahas si Exkill. None of my business, kuya, hindi mo ba alam? Apektado ang negosyo natin sa ginagawa mo. Dala mo lang naman ang pangalan ng negosyo natin. Ano ang sasabihin ng mga tao? It won't affect our business. Wala tayong katunggali na pwedeng pumantay sa kalidad ng serbisyo ng De La Serna. Whatever I do will not affect our business. So, chill, tugon ni Inigo. Chill, bulalas ni Exkill. Hindi mo ba alam, kuya, na iyan ang problema sa iyo? Lagi kang chill. Bakit hindi mo nalang sagutin ang tanong ko, kung sino ang babaeng kasama mo sa litratong iyan at kung mistress mo ba siya? Ayokong sagutin yan, sagot ni Inigo. Now, if you won't mind, marami pa akong gagawin. Alam mong mas marami tayong kailangang asikasuin kaysa mga walang kwentang bagay. Muling napabuntong hininga si Exkill. Hindi niya talaga mapipilit ang kanyang kuya na magsalita. Tiim ang bagang siyang tumanggo. May problema kayo ni Ate Celeste, your marriage. Right, kuya, ito ba yun? Kaya ka naglasing noong nakaraan. Malamang nahuli ka niya, agresibo niyang wika. Wala siyang balak na tantanan si Inigo. Kailan ka pa nagloloko, kailan mo pa niloloko si Ate Celeste? Nanatiling kalmado si Inigo, ngunit hindi niya pa rin sinagot ang kapatid. Inis na inis so Exkill sa response ng kanyang kuya, sa inis ay ipinasya niyang iwan na lang ito. Pagbukas niya ng pinto ay nakasalubong niya si Regina. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Hi Exkill, nag-aalang ang wika ni Regina. Ganun na lamang ang pagtataka niya nang hindi siya nitutugunin. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Mukhang hindi maganda ang mood nito. Pumasok siya ng office ni Inigo. Napatingin ito sa kanya. Sa mga tingin nito, alam na niyang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magkapatid.
He was asking me about the woman I am with in this picture, wika ni Inigo sabay pakita kay Regina ng dyaryo. Napaawang ang lobby ni Regina. Of course, it was her. Hindi lang siya makikilala sapagkat nakatagilid siya sa picture, at natatakpan pa ng buhok ang kanyang mukha. Ano ang sabi mo? Kinakabahan siya. Baka alam na ni X-Kill na siya iyon, kaya ganoon na lang ang reaksyon nito kanina. Wala akong sinabi, it's not time yet, tugon ni Inigo. Ikaw ba ang may gawa niyan? Yes. Ipinag-utos kong mailagay iyan sa front page, tugon ni Inigo. Sinabihan ko na rin ang mga empleyado sa hotel na huwag magsasalita sa kanilang nakita. Ikaw na ngayon si Mystery Girl, Regina. Lalong kinabahan si Regina, it has official started. Malapit na siyang makilalang mistress ng kilalang businessman na si Inigo de la Serna, siguradong mainit na ang mga mata ng tao sa kanilang dalawa, lalo na sa kanya. Now, everyone is curious kung sino siya. Matatawag niya yata ang lahat ng santo sa nerbiyos. Kaya mo pa ba? Tanong sa kanya ni Inigo. Nagdadalawang isip man ay tumango siya. Kakayanin ko. Inigo smiled, hindi kita pababayaan. Regina, katulad ng sinabi ko, I will protect you. Kapag nalaman na nila na ikaw ang mystery girl, gagawin ko ang lahat para maprotektahan ka. Masaktan ako, huwag lang ikaw. Napalunok si Regina. Bumilis ang pintig ng kanyang puso, para itong sasabog. Paano pa ba siya matatakot kung nangangako si Inigo ng ganon? Lalo lang lumakas ang kanyang loob. Sunod-sunod na mabibigat na paghinga ang ginawa ni Celeste. Nanginginig ang mga kamay na tinitingnan niya ang dyaryo. Naroroon si Inigo at ang babaeng hindi niya makilala kung sino, hapit na hapit ang pagkakahawak ni Inigo sa baywang ng babae. Ang suot doon ni Inigo, ay ang suot nito nang makipag-dinner daw ito sa isang client, gustong umusok ng kanyang ilong. Ang sabi ni Inigo, client lang yon, na simpleng dinner lang yon, pero bakit iba ang nararamdaman niya? At ang sabi pa naman nila, hindi nagkakamali ang kutob ng isang babae. Ano ito, Inigo, galit niyang wika pagkadating nito sa kanilang bahay kinagabihan, client pala, ha, client ba yung makahawak ka sa baywang ng babae parang magkakapalit na kayo ng katawan? Nagseselos ka na naman, tugon ni Inigo. Hindi ako, Inigo, mariing tanggi ni Celeste. Ano ba ang ginagawa mo? Hindi mo ba alam na pagtatawanan ako ng mga tao sa ginagawa mo? Nakikipaglandian ka sa ibang babae, may asawa kang tao. Ngumisi si Inigo, napalunok sa hiya si Celeste. Saan yun nang galing in the first place? Siya ang unang nagloko. Hindi si Inigo, hindi pa naman kumpirmadong may relasyon ito sa babaeng kasama nito sa picture. Sino ang babaeng iyan? Inigo, patuloy niyang wika, babae mo ba? Umiling si Inigo, hindi, ang sabi ko naman sa iyo, we just had dinner, what's wrong with that? There's nothing wrong, pero sino naman ang hindi mag-iisip ng masama, kung ganyan kayo kadikit na magkasama, natural, iisipin ng mga tao, iisipin ko na babae mo yan, ano, Inigo, stop fooling around, tell me who that girl is. Ano, para hanapin mo at kamprontahin, huwag na, tugon ni Inigo, ayaw ko ng gulo. Yeah, just like what you did when you saw me and Arjo, hinarap mo kami, sarkastikong wika ni Celeste. So, ano, gaganti ka, wala ka pa namang napapatunayan, picture lang yan, in your case with Arjo, I saw you with my own two eyes, I had every right to confront you, pero hindi ako nag-eskandalo, knowing you, Celeste, siguradong hindi ka makakatiis. Ah, so pinoprotektahan mo pa talaga ang higad na yan, gigil na wika ni Celeste. Nanginginig na ang bawat hibla ng kanyang laman, so, are you admitting to me now that you're jealous, wika naman ni Inigo. Namula ang pisngi ni Celeste, stop telling me that I am jealous, bigyan mo ako ng kahihiyan. Hindi ba hiningi mo sa akin na erespeto kita habang hindi pa tayo divorced, pues, ganun din ang gawin mo, erespeto mo ako, tugon niya. Saglit na hindi umimik si Inigo, pagkatapos ay tumango siya, okay, aniya at saka siya umakyat ng kanyang kwarto. Inis na naiwan si Celeste, what, Celeste, are you jealous, tanong niya sa sarili. She hates how she feels right now, gustong gusto niyang makita ang mukha ng babaeng kasama ni Inigo, ang sabi ng kumakalat na chismis, maganda raw yun, at base sa picture, hindi pa man niya nakikita ang mukha nito, halatangang maganda ito. Babae ba talaga yon ni Inigo? Magagawa ba yon ng asawa niya sa kanya? No, he can't do that to me, wika ng kanyang isip, mahal na mahal ako ni Inigo. Imposibleng magkaroon siya ng babae,
hindi siya nagsisinungaling sa akin, she just had dinner with that woman, wala nang iba, yun lang. You are really jealous, Celeste, wikang muli ng kanyang isip, hindi pwede, hindi pwedeng magselos ako, 2 years kaming nagsama, wala akong naramdamang pagmamahal para sa kanya, mahal ko si Arjo, siya lang ang mahal ko, tuloy ang divorce, iiwan ko si Inigo at magpapakasal kami ni Arjo, patuloy mong lokohin ang iyong sarili, Celeste, parang nadidinig pa niya ang kanyang utak na humahalakhak sa kanya, kinailangan niyang uminom ng sleeping.